Bago natin simulan ang kwentong ito, special shoutout ko lang yung dalawang King members ko na sina JE Fitness and Lifestyle at Yokono Bigaku. At syempre, yung mga bagong Warrior members din natin na sina Apo ni Abing, Hail Rain Led, at sa lahat ng nag-renew ng badge na sina King Ada, Choi Eusebio, Wildflower, Owen Dava, at kay Jasper Raid Stories. Subscribe kayo dyan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila sa isang maliit na kubo. Tapos walang kailaw-ilaw. Ang sabi ng ermitanyo sa kanya, "Ande dito na tayo, sa bahay ko." Takang-taka si Papay Sito kasi yung bahay ng ermitanyo, bukas lang. Alam niyo yun, walang bintana, walang pinto, open lang talaga siya. Ang meron lang doon, maliit na cabinet, altar, papag, konting baso, tapos iilang mga plastic na nakasabit. Ang sabi ng ermitanyo sa kanya, umupo na lang sila sa papag at doon nila ituloy ang inuman nila. Magsisindi lang siya ng kandila. Doon na lang din siya matulog kasi nakakaligaw yung daan pa uwi. Baka mamaya, hindi na siya makalabas ng gubat. Pagbanggit ng ermitanyo niyan, tawa naman ito ng tawa na parang nantitrip lang. Nung nagsisimula na silang mag-inuman ulit, napakaraming detalye ang binigay sa kanya ng ermitanyo tungkol sa mundo ng espiritual. Kaso lang, hindi talaga komportable si Papay Sito sa pwesto nila. Para kasing ang dami-daming nakatingin sa kanila habang nag-uusap sila. Nang bigyan siya nito ng apat na salita, ang sabi ng ermitanyo, usalin niya yon ng 6 na beses at iihip niya ng 3 beses sa katawan niya. Nung ginawa ito ni Papay Sito, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa at lahat ng takot na nararamdaman niya, nawala. Dito na nagsimula yung kaswal na kwentuhan nila. Ayon dito sa ermitanyo, may mga kamag-anak naman siya. Kaso nasa kabilang bayan pa yon. Siya na lang yung kusang lumayo sa mga kamag-anak niya sa kadahilan ng gusto niyang itoon ang buong atensyon niya sa mga agimat, buhay na salita, mutsa at iba't ibang gamit niya na panglaban sa mga nilalang na nasa kabilang mundo. Bago siya umalis doon, nagkalat muna yung balibalitang merong engkanto ang bumulong sa kanya kaya tuluyan siyang nabaliw. Meron pang ibang kwento na nayanggaw siya. Yun ang akala nila. Ang hindi nila alam, merong matanda din ang nagbigay sa kanya ng kakayahan na yon. Sa sobrang bigat ng kaalaman, medyo naapektuhan talaga yung pag-iisip niya. Kaso lang, gustong-gusto niya talagang tahakin ng landas ng isang manggagamot. Para na rin hindi mapahiya yung pamilya niya, kusa na lang din siyang umalis doon. At doon na nagsimula ang kalbaryo niya bilang isang manggagamot. Sa loob ng ilang taon, napakarami niyang natulungan. Halos lahat ng lumalapit sa kanya, sandaling-sandali niya lang ginagamot. Gawa ng, ang lakas kasi talaga ng karga-karga niyang gamit.
hanggang sa natapat siya sa isang batang pasyente. Nasa edad 7 o 8 taong gulang pa lang yun. Kampante siya na magagamot niya yun kasi nga sa dinami-rami nung ginamot niya, ni isa walang nakatalo sa kanya, di ba? Sinimulan niyang tawasin yung bata sa pamamagitan ng kandila at tubig. Ang naging resulta nung tawas, sabog-sabog na imahe. Ibig sabihin, pwedeng laman lupa yung nanggugulo sa bata o hindi kaya isang engkanto. Ginamot niya yung bata sa paghilot-hilot at pag-usal-usal ng dasal. Sinabitan din niya ito ng isa sa pinakamalakas niyang medalyon. Nung iniwan niya yung bata, akala niya gagaling na. Pero, kinaumagahan, mas lalong lumala yung nararamdaman ng bata. Halos hindi na ito mahawakan ng mga tao sa kanila dahil sobrang init ng katawan nito. Maniwala kayo o hindi, may lumalabas na usok sa katawan ng bata kapag sinasabuyan ito ng tubig. Nung nakita niya ito, akala niya demonyo na yung nanggagambala sa bata. Hindi na siya gumawa pa ng pagtawas o kahit na anong pang-detect sa katawan ng bata. Nirektang pako na niya ito at tinigalpo sa noo. Nawala ng malay yung bata. Ang sunod na ginawa niya, pinasaniban niya ito. Yan ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa niya buong buhay niya. Dahil nasa batas ng mga manggagamot na hinding-hindi mo pwedeng pasapian ang isang batang wala pang kamuwang-muwang. E malay niya ba doon, di ba? Ang gusto lang naman niya, gumaling yung bata. Nung nagtatawag na siya ng espiritong papapasukin niya sa katawan ng bata, bigla itong nangisay, tapos dahan-dahan itong umupo at nagagalaw niya yung mga braso at paa niya na dapat ay hindi na niya nagagalaw kasi nga nakapako na siya. Unang-una niyang tinanong dito, sino ka? Anong kailangan mo sa bata na yan? Sumagot ito sa kanya na para bang nakakainsulto. Ang sabi sa kanya nung nakasabi, manggagamot ka ba talaga? May alam ka ba talaga? Sige nga, subukan mo ako. Ipakita mo yung mga alam mo. Walang sabi-sabi, agad-agad nag-orasyon siya ng 5 salita at inihip niya yon sa hawak-hawak niyang patpat. Inipit niya yung patpat na yon sa magkabilang daliri sa paa ng bata. Pero, ni hindi man lang gumagalaw yung paa ng bata para ba itong walang nararamdaman. Nang magsalita ito ulit ng, hindi mo ba kayang manggamot na hindi nasasaktan yung pasyente mo? Kailangan diinan mo yung pag-ipit? Baka nakakalimutan mo. Nasa katawan ako ng bata. Pinagpapawisan na siya ng matindi sa mga naririnig niya. Tapos natataranta na din siya. Sa isip-isip niya, demonyo yung nasa loob nun at pinaglalaroan lang siya. Lahat ng kanyang medalyon, mutsa, pamparusa, buhay na salita, ginamit na niya pero sadyang hindi natitinag yung nakasapi sa bata. Nanlalambot na siya kasi wala talagang tumatalab eh. Tapos yung katawan ng bata, parang bibigay na dahil sa nakasapi sa kanya. Bukod sa nanginginig na yon,
sumusuka-suka na rin ito ng tubig. Napaalis niya lang yung nakasapi doon nang magmakaawa siya. Tama kayo nang narinig. Lumuhod siya sa harapan ng bata at iyak siya ng iyak habang nagmamakaawa na lubayan na yung katawan ng bata. Kaso lang, sinagot siya nito nang hindi niya lulubayan yung katawan ng bata dahil siya ang nagbabantay doon. Kaya ito nagkakaroon ng iba't ibang sakit dahil marami sa paligid ng bahay nila ang nagpupumilit na kunin yung espiritu ng bata. Ang unang dapat niyang gawin, alisin yung kinarga niyang dasal sa bata para makakilos siya ng maayos at mapalayas yung masasamang espiritong pumapalibot dito. Lahat ng nasa bahay nun, tulala at hindi makapaniwala sa mga naririnig nila. Marami pang sinasabi yung nakasapi sa bata, pero hindi na nila naintindihan yung iba. Nang tanungin niya ito kung anong uri siya, biglang tumayo yung bata mula sa pagkakaupo nito at sumagot siya ng diwata. Pagkasagot nun, bigla na lang hinimatay yung bata at bumagsak ito sa lapag. Tulala pa rin siya at hindi makapaniwala sa mga narinig niya. Medyo na-depress siya sa nangyari sa kanya. Kasi isipin niyo na lang, sa loob ng ilang taon niyang panggagamot, lahat ng nakaharap niya kumbate espiritwal, dinurog niya ng buong buo. Dito lang siya unang beses na sumablay. At ang masakit pa nito, napakaraming nanonood sa kanya nung araw na yon. Para makabawi sa kahihiyan, inalis niya lahat ng binaon niyang dasal doon sa bata. Pati yung mga kwintas na pinasuot niya, binawi niya rin. Ang sabi niya sa pamilya nung bata, hindi niya kakayanin yung nagbabantay sa bata. Masyadong malakas yun. Dismayado yung pamilya ng bata sa kanya. Pero ano pa bang magagawa niya? Ginawa niya na lahat, di ba? At saka sumuko na siya. Habang papalabas siya sa lugar na yon, yung mga tao parang nagalit din sa kanya kasi mas lalo niyang pinalala yung sakit ng bata. Imbis na gumaling, sinaktan niya palalo. Kaya kung ano-anong masasakit na salita ang narinig niya noon. Mula nung mangyari yun, nagpasya siyang tumira na lang sa bundok. Ilang taon siyang dito tumira at namuhay ng mag-isa. Habang nasa bundok siya, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagdarasal. Hindi nawala ang pananalig niya sa Diyos. Bagkus mas lalo pa nitong pinatibay ang kanyang panata. Hanggang sa unti-unti na siyang nagkaroon ng mga kaibigan. Pero hindi mga tao. Halo-halo. May engkanto, laman lupa, mga ligaw na kaluluwa, at kung ano-ano pang mga nakatira sa bundok. Nagsulo talaga siya noon ng ilang taon. Walang ibang kausap, kundi yung mga elemento lang. Pero kapag kakausapin niya yung mga yon, lahat ng karga niya sa katawan tinatanggal niya. Gawa nang hindi kasi makakadikit ang mga ito sa kanya kapag nakakarga ang lahat ng yon. Ultimo yung pagdarasal niya, itinigil niya din. Kaso lang, hindi talaga maiiwasan ang mga mapagsamantala.
Isang hapon habang kasalukuyan niyang kinakausap yung kaibigan niyang kapre, sa hindi malamang dahilan, may grupo ng mga tao ang lumapit sa puno na yon at pilit siyang pinapababa. Ang sabi ng kaibigan niyang kapre, wag na wag siyang bababa ng puno dahil yung mga nasa harapan niya, hindi mga tao. Pero sa paningin naman niya, taong tao talaga. Tapos kung makipag-usap, casual na casual. May itatanong lang sila kaya siya pinapababa. Ilang taon na siyang hindi nakakakita ng tao, di ba? Kahit sinabihan na siya ng kaibigan niya, bumaba pa rin siya. Paglagpas na paglagpas niya sa puno, bigla na lang siyang kinalmot sa mukha nung isa. Tapos dahan-dahang nag-iiba ang anyo ng mga yon. Humahaba yung mga buhok. Tapos nagkakaroon ng mahabang ngipin. Sa isip-isip niya, hindi nga mga tao yon, kundi mga aswang. Walang sabi-sabi, sumigaw siya na magtago yung kaibigan niyang kapre. Ilang segundo ang lumipas, kinarga niya yung pinakamataas na dasal niya sa katawan niya. Tapos yung grupo ng aswang, akala mo mga bula na bigla na lang nawala. Kaso lang, ang magiging kapalit ng ginawa niya, yung mga kaibigan niyang nasa kabilang dimensyon, hinding-hindi na siya ulit madidikitan. Gawa nang yung dasal na yon ay babao na ulit sa katawan niya. Matapos ang araw na yon, hindi na nga niya nakita yung mga kaibigan niya. Kaya ang tanging ginawa na lang niya, mas pinalakas pa niya yung espiritual na kapangyarihan niya. Kasi wala naman siyang ibang gagawin sa bundok . Pero habang kasalukuyan niyang kinakargahan pa ng lakas ang sarili niya, inuunti-unti niya nang tugisin yung pamilya ng aswang na alam niyang nakatira din doon sa bundok na yon. Hindi na kinuwento ng ermitanyo yung ibang detalye kung papaano niya napaalis yung pamilya ng aswang. Pero matagal nang wala yung mga yon sa bundok Kutok. Ang mga nanliligaw at nangunguha na lang doon ay yung mga mapaglarong diwata, engkanto, lamanlupa, kapre, at kung ano-ano pa. Hindi naman niya pwedeng galawin yung mga yon dahil mas naunang tumira yon sa kanya sa bundok. Nung napalayas na niya yung pamilya ng mga aswang, may kung anong bumulong sa kanya na bumaba siya ng bundok at puntahan yung pinakaunang baryo o bayan na makikita niya. Nagkataon naman na bayan yon nila Papay Sito, tapos fiesta. Kaya ang nangyari, tuwing fiesta sa bayan nila Papay Sito, bumababa siya ng bundok para makidalo doon. Ang pinagbabasehan niya lang taon-taon ay yung pagkakasalansan ng mga bituin. Mahirap ipaliwanag yung tinitingnan niya, pero ayon dito sa ermitanyo, may mga senyales na nanggagaling sa itaas kung kailan siya dapat bumaba ng bundok at makidalo sa fiestahan. Nang marinig ni Papay Sito ang buong kwento ng ermitanyo, unang-una niyang tinanong dito, paano siya nabuhay ng ganong katagal na hindi kumakain? Sagot nito sa kanya, ano? Baliw ka ba? Kumakain ako! Anong akala mo sa akin, lupa? Sabay may itinuro itong ermitanyo
na nasa likod ng bahay niya. Doon niya pala itinatanim ang kanyang mga kamote, gulay, at kung ano-ano pa na pwedeng kainin. Eh madilim, hindi makita ni Papay Sito yung mga pananim. Ang sabi sa kanya ng ermitanyo, bukas na bukas makikita niya yun. Tapos yung tubig niya, nanggagaling sa batis. Kaya naman kinaya niyang mamuhay sa bundok ng ilang taon. At ang pinakamahalaga sa lahat, araw-araw na pagdarasal. Kapag nakakaramdam siya ng hindi maganda sa katawan niya, yon ang pinakamatinding sandata niya. Walang makakatumbas sa binibigay na enerhiya sa kanya ng kanyang taimtim na pagdarasal. Matapos nilang magkwentuhan, nagsabi yung ermitanyo sa kanya na matulog na sila. Medyo marami na rin kasi yung nainom nila eh. Bukas ng umaga, sasamahan siya nung ermitanyo hanggang sa patag na daan para mabilis siyang makauwi. Pumuwesto na yung ermitanyo sa papag para matulog. Habang si Papay Sito naman, kahit lasing na lasing siya, hindi mawala-wala sa isip niya yung binanggit ng ermitanyo na diwata. Habang nakahiga sa papag, nakatitig si Papay Sito sa langit. Iniisip niya kung paano nakatagal ng ilang taon yung ermitanyo sa bundok. Kung siya yung gagawa ng mga ginawa ng ermitanyo, baka isang linggo pa lang, patay na siya. Saka, ano ba yung sinasabi ng ermitanyo na nakikita niya sa mga bituin? Pangalan ba? Senyales? Ano nga kaya? Habang kasalukuyan siyang nag-iisip, unti-unti na rin siyang nakakatulog. Nang biglang. Okay, yung part 3 natin, bukas na bukas, ilalapag ko ulit. Pero syempre, bago natin tapusin tong video na ito, shout out muna tayo sa isa nating random subscriber na si Blessy Beladiano. Yun lang. Kita-kits tayo sa part 3. Medyo mahaba ang magiging komento ko sa kwento na to. Yun lang. Salamat.